So, ayun mga Pabebe lovers, ang cute ni... Oh my gosh, inihian niya! Nakakainis! Bakit bigla kong umihi agad? Nakakainis naman, oh! Ay, pero kailangan natin magtiis. Pagmahal talaga natin yung dog, hindi natin sila kailangan bugbugin. Pag natapos ang vlog na ito, mamaya ako man daw, kasakin talaga. Dory, makakainis ko. Ano na yan? Hey mga Pababa lovers, welcome back sa aking YouTube channel. Alam mo, sobrang na-miss nyo na naman yung vlog ko, pero sobrang nakaka-stress kasi nga si Dory Chow ay nagkasakit. Alam nyo naman, pagdating sa may mga breed, first time ko talaga, si Dory Chow yung kauna-unahan kong dog na binili. Kasi usually, yung mga dog ko naman talaga is binibigay lang, pero as pin sila. So, eto ka, hindi ko inaano yung ginajudge yung Aspin. Pero, na-realize ko na ang pagkakaalam ko kasi sa vaccine lang is yung anti-rabies. Yun pala, marami palang mga vaccine at mga pa-deworm na kailangan natin i-inject or ipa-inject sa vet natin na kailangan complete pala talaga yung mga dog natin para hindi sila magkasakit. So, nagkasakit po si Dory Chow kasi nga, nirampa ko siya, sinama ko siya sa mga ibang mga pet, ayan, as in talagang very wrong pala yung ganun. So, na-realize ko, kapag mag-aalaga kayo ng may mga breed na aso, kailangan 2 months pa lang po yung dog is ipabaksin nyo na para maging strong sila. So, itong vlog na ito mga Pababa lovers, talagang papakita ko sa inyo kung ano ba yung advice ng vet sa akin kung paano nga gumaling itong si Dory Chow. So, tapusin nyo tong vlog na ito kasi marami kayong malalaman sa mga first timer pa lang na mga nag-aalaga ng mga... Ito si Dory Chow. Healthy na ulit siya. Siyempre, ipapakita ko po sa inyo kung ano po yung mga nakagamot sa kanya. Lalo na sa mga wala namang ano, hindi afford yung pang-bed. Kasi hindi naman usually laging meron tayong pang-bed. Ito, healthy na ulit po si Dory Chow. Parang 5 days siyang nagkasakit, nagsusuka, pero hindi po siya nagtatae. So, ito yung pinaka naka-help sa kanya. Itong Royal Canin Recovery Food. So, ito 230. Siguro yung mas malaki nito is yung ano, mas mahal-mahal. Tapos, nagpareseta ako ng vitamins. Ito yung tinatawag na ascorbic acid. Generic lang siya ha. Bigay ito ng, inano to ng vet na kailangan naming bilhin. And also, ito yung Country Max Zole. Ito naman yung parang sa pagpupup. Nilagay ko rin siya para ano, kasi ang tagal na rin hindi nakapupo. So, panlaban din po yung mga ganitong eksena. And also, itong metoclopramide. Ayan. So, ito po ay yung sa pagsusuka. Tapos, nagulit na lang ako, nagpray-pray ako. Itong si Dory Chow, bigla na lang siya naging healthy, lumakas. Talagang, ipa-flash ko yung mga eksenang pinagdaanan. So, yun yung ano, yun yung kahalagahan na kailangan pala ipu-full vaccine natin sila. Kasi kung wala talagang vaccine, kasi yung Aspin, malalakas pala sila, fighter sila, and kahit anti-rabies lang, is okay sa kanila. Unlike kasi sa may mga breed, iba pa rin po talaga ang may breed kasi mas magastos, mas maraming kang dapat anuhin sa kanila na parang every 2 weeks, 5 and 1, every 2 weeks, 6 and 1, mga ganun. Depende po sa months kung ilan na sila. So, sa mga first timer pa lang na nag-aalaga na may mga breed dyan, kailangan ipa-vaccine nyo na sila para hindi po sila dapuan kung ano-anong sakit. So, yun yung pinakita ko sa inyo. Yun yung naka-help dito. Pero, syempre, dalhin nyo pa rin po sa vet. Kung wala naman, magtatanong kayo doon sa mga ano, sa mga... May mga dog na talagang nagre-remedy lang para sa mga alaga nila. Pwede yan sa ano eh, sa cat din, sa pusa din natin. So, ayun, hindi po tayo, ano ha, veterinarian or kineme ha. Basta, ako sinishare ko lang yung naka-help sa amin. Tapos, syempre, naging malakas po itong si Dory Chow. Kaya, talagang nag-provide po tayo ng higaan nila na maganda. Talagang gusto kong ma-relax, gusto kong bumawi sa kanya, and
magbablog din tayo para next week, ibabaksin na siya. Ipapakita ko rin na inaanuhan siya kasi talagang nilaban namin siya talaga ni mama. Kasi ang hirap po talagang mawalan ulit ako ng dog. Kasi si Sabi, di ba, kakamatay lang. Tapos hindi pwedeng itong first dog ko na binili ha, na binili na may breed. Kasi ito yung first time kong makabili ng dog. Kasi usually talagang bigay-bigay lang, mga sponsor lang sa atin. So, love na love ko itong si Dory. Syempre mga Pababa Lovers, naghanap po ako ng bed na pwede kay Dory Chow. At syempre dun sa ating mga bagong cat na rin, all in. So, ito yung bago nilang bed. O, diba? Ang ganda! O, ito talaga mga Pababa Lovers, sobrang ganda. Kasi ang gumawa po nito is yung Elohana Handicrafts, okay? Bibigyan ko kayo ng details. Ipa-flash ko kung saan ko sila inano. Ito yung ano, nagko-customize sila ng ganito, gumagawa din sila ng cloth lining sa mga baskets, and meron din sila, nagtatahi din sila ng mga garments. So, ilalagay ko yung social media nila kung saan ko to binili, kung saan ko to pinagawa, kahit anong size na gusto nyo. So, etong ano na to, sobrang ganda, ang tibay, o diba? Tapos pwede nyo i-burnish, pero feeling ko, ito yung very natural lang yung ganap. Hindi ko muna siya iraano, and sobrang tibay na tibay ako dito. So, ngayon naman, mga Pababa Lovers, sa ating mga kaka-pet lovers dyan, magpa-flash tayo ng video na nandito na sila. So, ilalabas natin ito. Ipapakita ko sa inyo. Siyempre, nasa labas na kami ng Pabebe House. At tuwang-tuwa itong si Dory Chow. Kasi nga, meron na siyang munting kama. Actually, kama naman nila itong lahat. Siyempre, ganun ko sila kamahal. Siyempre, hindi naman pwedeng, ano, diba, isa-isahin ko silang bilhan kasi hindi pa tayo nakakaluwag-luwag. Syempre, nilagay ko dyan si Romu and Cindy na anak ni Girly and Milky. O, diba? Nag-review-view sila ng environment. Nakakaloka. Ang ganda ng gawa talaga ng Ilocana Handicrafts. Na-amaze ako kasi talagang pulido yung na-deliver siya dito. Iningatan talaga siya. So, mga Pabebo lovers, ating mga kapet lovers, tignan nyo kayo na ang humusga. Kapag may ganto kayo, matutuwa sa inyo yung pet ninyo at talaga namang grabe. Magandang pangregalo to sa kanila. Ating mga Pababa Lovers, mga ka-pet lovers natin dyan, sa pag-aalaga ng mga may breed na dogs, kailangan talagang ano, paghandaan natin na ipa-vaccine natin sila, ipa-full vaccine natin sila, and may mga vitamins tayong pinapainom, kailangan ganun bago natin sila irampa ng irampa, kasi as long as na na-maintain natin na may vitamin sila, something ng ganon, yung lifespan ng dog or mapa-cats man niya, talagang hahaba yung life nila. And syempre, kailangan talaga natin paghandaan, mag-work hard talaga, kasi yung dog food pa lang ha, yun pa lang yung talagang napaka-mahal. And iwasan natin yung magpapalit-palit tayo ng dog food para sa kanila, kasi nagkakaroon sila ng something na changes ng acidity, kaya siguro nagsuka itong si Dory Chow. Kasi yung pinabet ko, hindi, nag-ano lang naman ako sa kanila ng ano, something na, ano po yung pinaka-best na makakalunas sa kanya. Kasi, hindi naman sa lahat ng pagkakataon may pera tayo na pampabet, ba? Diba? Lalo sa mga ano ngayon, hindi naman laging ganun. So, swertihan na lang talaga kapag merong doc na hindi na tayo siningil, okay? Napagtanungan natin ng maayos, binigyan tayo ng baseta or something na ganun. So, ayun, kailangan magtanong-tanong kayo, manood-nood kayo sa YouTube. Huwag kayong mahihiyang magtanong kasi kapag nahihiya po kayong magtanong sa mga alaga natin kasi wala naman tayong pera, baka ganun iniisip nyo, matutuluyan talaga siya. So, kailangan mag-research kayo, mag-Google, marami namang information sa internet. And basta, i-push natin na ma-pull vaccine talaga
yung mga alaga natin. Mapa-aspin man yan, or kahit ano man yan, basta alagaan natin at mahalin natin. So maraming maraming salamat din po sa sumusuporta sa ating short video. Start na po sa February 1, 2023. Mag-earn na po tayo kay YouTube, kaya sobrang dagdag income na naman. Maraming maraming salamat sa inyo at sa mga sumusuporta na never nang iwan sa akin. At syempre ha, yung negosyo vlog natin dito, abang-abang lang sa Pababa's Mini Mart. So sa mga eksena and sa ating pagiging plantita, as in lahat gagawin dito sa ating channel, bawal ang tamarin. At syempre, kung nagustuhan niyo tong vlog na ito, huwag ninyong kalimutan subscribe ang Bell for Garbes. I-click nyo na rin yung bell para ma-notify kayo sa aking mga video. And thanks for watching! Mwah!